Okay, so ngayon mga idol, ang i-repair naman natin ngayon is Wi-Fi na 936. Yung modem na 936. Ito yung i-repair natin ngayon mga idol. So ang problema nito mga idol is hindi siya umaandar. Ayaw niyang umandar dahil mayroon siyang grounded or may shorted yung kaniyang board. So ang modem na ito mga idol ay pagmamayari ng isang customer. So binaklas na niya ito dahil gusto niyang i-DIY. Pero hindi niya nadala. So ang pinadala lang niya or ang dinala lang niya is yung board lang. Hindi na niya sinama yung kaniyang cupboard. Yung wifi na yan mga guys is kagaya nito ang tsura niya. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba yung modem. So 936 lang siya, yung tattoo ang sulat mga idol. Ito kasi sa akin ito mga idol, hindi siya 936, 938 lang ito mga idol. So ito yung i-repair natin mga idol. Okay, so ayan yung part na umiinit mga idol. So masdan yung mabuti dahil isasaksak ko yung power supply mga idol. Okay, ayan. So natunaw yung plugs na nilagay ko mga idol dahil sa pag-init ng pyesa. So uulitin lang natin mga idol para makita natin ng maayos or maklaro natin kung aling pyesa ba yung umiinit, dahil hindi natin maklaro dahil sabay natutunaw yung plugs. So uulitin lang natin mga idol para ma-identify natin kung saang kapasitor ba yung umiinit. So masdan yung mabuti mga idol dahil i-zoom in ko yung part na umiinit para makita niyo yung mangyayari. Ayan. So masdan niyo yung capacitor na yan mga idol. Ayan. So yan yung umiinit mga idol. Ibig sabihin yan yung salarin. So yan yung tatanggalin natin mga idol. So tatanggalin lang natin yan para mawala yung kanyang grounded at baka umandar na yung modem natin. So tatanggalin lang natin without replacing mga idol. So no need replace na yan mga idol. Hindi na natin kailangan palitan pa yan. So tatanggalin lang natin yung maliit na capacitor na yan. Yung capacitor na yan mga idol is masyado lang siyang maliit, pero medyo malaki lang tingnan kasi nga naka-zoom yung video natin. So itutulak lang natin yan mga idol para matanggal siya. Pero ingatan lang natin, baka matamaan yung ibang maliliit na pyesa. Ipupost lang natin para matanggal. Yan. So naangat na siya mga idol. So pwede na natin siyang matanggal ngayon. So masyado lang yan siyang maliit mga idol. So sa mga gustong bumili ng cellphone repair tools tulad ng hardware repair tools and software repair tools, may ilalagay akong link ng mga tools sa baba ng description ng video na ito para kung sakaling gusto niyong bumili is i-click niyo lang yung link at diretso na kayo mag-buy now. Ayan mga idol, so na-remove na yung capacitor, so masyado lang siyang maliit mga idol. So lilinisin na natin yung pinanggalingan niya mga idol para ma-sure natin na wala nang shorted na nangyayari doon sa pinanggalingan ng capacitor. So ngayon mga idol is tatry na natin siyang i-power on. Ipa-plug in na natin yung kaniyang adapter. Ayan. So ayan mga idol, kung makikita niyo nag-ilaw na yung power indicator ng ating modem. So ibig sabihin successful na siya mga idol na gumana or umandar yung modem. So maraming salamat sa panunood mga idol. Kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pang video or sa mga susunod pang video na ating i-upload na pwede mong mapupulutan ng aral. Maraming salamat again. Hindi na maribi.
Dahan dyan.